Ang movie na ito ay inspirasyon mula sa totoong kwento ng isang pamilya kung saan ay naniniwala sila na sinapian sila ng mga espirito, kung saan ay mapapanood ang isang ina na iniligtas ang kanyang anak na babae mula sa isang sumpa, babala. Ito ay video ng isang sumpa na maaaring naglalaman ng ilang mapanganib na panoorin, at sinabi ng ina na para sa mga naglakas loob na manood at sumunod sa kanya ay nakikiusap ito na tulungan niyo daw siya at nalutasin ang mga palaisipan ng sumpa sa kanyang anak. Nagsimula ang istorya ng incantation ng magkwento ang isang babae na ang pangalan ay Ronan, nakikiusap ito sa mga manunood na kabisaduhin ang isang incantation, at sabihin ang salitang Hao Hu Shui si Sei Wuma upang bigyan siya ng blessing at alisin ang sumpa sa kanyang anak na babaeng si Dodo, kinuha sa kanya si Dodo at dinala sa bahay ampunan dahil sa kanyang mental condition, excited si Ronan na maibalik na ang kanyang anak at nagplano ito na gumawa ng mga video para sa panibagong buhay nila ni Dodo, ngunit sa pag-uwi ng kanyang anak ay may nangyaring kakilakilabot na mga bagay sa kanilang bahay. Habang nagsasalita ito sa video ay biglang nawala ng ilaw at sa paglabas ay nakita niyang tila may nagbukas ng ref at nagpapatay sindi ang ilaw doon, bigla ding may sumigaw ng tila malaking boses ng halimaw at bumukas ang elevator kaya't sa takot ay pinuntahan niya si Dodo sa kwarto, nang tingnan niya ang banyo ay kusang nag-flush ito at nang muling tingnan niya ang anak ay tila sinasaniban itong nagsisigaw sa ibabaw ng kama. Pagkalipas ng ilang araw ay narinig niyang sumisigaw si Dodo na mayroon itong pinapababang nilalang sa kisame na ang pangalan ay Buddy, ngunit wala naman siyang nakikita kahit ano sa itaas at pagkatapos ay makikita sa kuha ng video na may tila kamay na umaabot sa batang babae. Pagkatapos ay ipinakita ang isang eksena kung saan pagkalipas ng 6 na taon ay nagpunta sila ng kanyang boyfriend na si Dom at ang pinsan nitong si Yuan sa isang malayong nayon. Si Yuan ay lumabag sa ipinagbabawal ng relihiyon habang nagdodokumento ito ng isang ritual para sa kanilang channel na Ghostbusters, at ang mga kamag-anak ng dalawang lalaking ito ay sumasamba sa isang Diyos na tinatawag na Buddha Ina, at hiniling ng angkan sa tatlo na ibigay nila ang kanilang mga pangalan kasama ang incantation sa Buddha. Pagkatapos ay sinabi ng isang matandang babae sa kanila na kailangan nilang bumalik tuwing 10 taon para magbigay puri sa Buddha at ialay ang kanyang anak dito, kaya't nagulat si Ronan sa sinabi ng matanda. Kinagabihan ay palihim na pinuntahan ng tatlo ang isang bahay kung saan ay nakita nila na tila may sinasamba ang mga tao doon habang may ginagawa itong kakaibang kilos ng kanilang mga kamay, at maririnig din silang bumibigkas ng incantation at pagkatapos ay nakita sila ng batang babae kaya't pinuntahan sila nito, pinapasok niya si Ronan sa loob ng isang kwarto at pinalabas ang dalawang lalaki. Nakita ni Ronan ang dugo na tumutulo sa kisame at pagkatapos ay may kinuha ang batang babae na isang kahon na may laman na 2 palaka, sinabi nito kay Ronan na ipakain ang kanyang buhok sa mga palaka, at nang makita ni Ronan ang pingas na tenga ng batang babae ay sinabi nito na siya ang pinili ng Mother Buddha, kaya't kinuha nito ang kanyang laman upang magbigay ng biyaya sa lahat. At sa kasalukuyan ay biglang tumalon sa bubong si Dodo at may kinuha itong isang kutsilyo at pagkatapos ay sinabi nito sa dinakikitang kausap kung ano ang kanyang gagawin, at pamaya-maya ay biglang tila hindi na makahinga ang bata pagkatapos ay ipinakita ang isang matanda na tila nawawala sa kanyang sarili, at dahan-dahang isinubo nito ang isang nagbabagang bakal kaya't nagsigawan ang mga tao doon. Nakita din ni Ronan na kusang gumagalaw ang karne na kanyang hinihiwa, at pagkatapos ay dinala ni Ronan si Dodo sa isang ospital at dahil sa kakaibang nangyayari sa anak ay ipinag-utos ng korte na dalhin sa bahay ampunan si Dodo. Iniisip ni Ronan na minumulto ito ng Buddha Ina kaya't itinakas niya sa ospital ang anak. Nakita ni Ming si Dodo at sinamahan niya ang mag-ina na pumunta sa isang templo upang ipagamot ang batang babae sa sumpa nito. Pagkatapos ay inorasyonan ng matandang lalaki ang kanilang video camera na ginamit sa malayong nayon. Kain din nito si Dodo ng isang dahon at sinabi ng matandang babae na tandaan niyang mabuti na huwag pa kakainin ng kahit ano ang anak sa loob ng 7 araw. Nagpatuloy pa din sa pagpunta si Yuan sa ipinagbabawal na tunnel, at nang makarating sila malapit sa tunnel ay nakita nila ang isang itim na kambing at ang walang malay na batang babae na nagpapasok kay Ronan. Hindi nila alam kung buhay pa ba ito o hindi na, at pagkatapos ay tinadyakan ni Yuan at sinira ang pintuan at pumasok silang dalawa ni Dom sa loob ng tunnel. At pagkatapos ay biglang nagtatakbong palabas si Yuan, ngunit nakuha naman ni Ronan ang webcam na ginamit ng dalawa sa loob ng tunnel, kinuha ng mga taga-nayon ang bangkay ni Dom at pagkatapos ay nakita ni Ronan na sinaniban si Yuan, at bigla siyang kinagat nito sa braso ngunit nalogas ang mga ngipin ng lalaki, at nakita ni Ronan ang mga taga-nayon na may mga incantation na nakasulat sa kanilang mga katawan habang nakatayo at nakatingin sa kanya ang mga ito. Ngunit dahil bilang isang ina ay hindi niya matiis ang kanyang anak sa ganong kondisyon kaya't nagpa siya ito na pakainin si Dodo, at nang mapakain niya ito ay nagkaroon na ng mga pantal-pantal ang katawan ng bata at alam niya na ito ay epekto ng kanyang pagpapakain, na dapat talaga niyang sinunod ang sinabi ng matandang babae sa templo.
Samantala ay gumawa naman ng sariling research si Ming, kinuha nito ang webcam at pinanood ang kuhang video ng ilang beses, kung saan ay nagsimulang bumagsak ang kanyang kalusugan, ngunit gusto pa din nito na malaman ang pinagmula ng sumpa sa tunnel. Pagkatapos ay nakilala niya si Shi Kong Yun, isang Buddhist monk sa Yunnan, ang isa sa mga tao na kayang basahin ang mga Buddhist scripture. Pinaliwanag nito kay Ming ang ibig sabihin ng incantation at kung papaano nakarating ito mula sa Southeast Asia papunta sa Yunnan. Nakuha din niya ang footage ng tunnel ngunit hindi na niya ito pinadala kay Ronen. Ngunit makikita naman ang epekto ng video kay Ming at nasa ilalim na siya ngayon ng sumpa, kung saan ay inihampas niya ang kanyang ulo sa lamesa at kinuha nito ang kanyang buhay, at dahil sa paghampas ng ulo nito ay nasend ng paulit-ulit ang footage sa cellphone ni Ronen kaya't nabigla ito. Samantala ay takot na takot si Ronen na nagpunta sa templo kung saan ay nakita din niyang patay na ang matanda at nakita din niya na sinaniban ang matandang babae at bigla siyang inatake nito, at ilang sandali ay nakita niyang nakalutang sa kisame si Dodo at bumagsak ito sa sahig. Pinanood ni Ronen ang footage kung saan ay nakita niya ang totoong nangyari sa loob ng tunnel. Gamit ang flashlight ay nakita ng dalawang lalaki ang maliliit na estatwa, mga salamin at may boses ng bata din silang naririnig doon. Nagpatuloy sila at nakita nila ang isang Buddha na maraming kamay at may nakatalukbong na tel ang kulay pula. At pamaya-maya ay biglang sinaniban si Dom at kinain nito ang mga buhok na nakaalay sa harap ng Buddha. Hinila ito ni Yuan ngunit nagbagsakan ang mga salamin at gamit doon, at pagkatapos ay makikitang inihahampas ni Dom ang kanyang ulo sa pader ng tunnel at inatake siya nito habang duguan at durog ang muka, kaya't nang dahil sa takot ay dagling nagtatakbo palabas si Yuan. Alam na ni Ronen na kailangan na niyang pumunta sa loob ng tunnel upang masubukang putulin ang sumpa. Pagkatapos ay ni-record at i-broadcast na niya ang isang video at sinabi sa mga manunood na ang incantation ay isang religious blessing. Hinimok niya ang kanyang mga manunood na kantahin ang incantation dahil ito lang ang tanging paraan upang maligtas sila sa sumpa. Ang pamilya ng kanyang boyfriend na si Dom ay isinumpa ng Mother Buddha na isang masamang diyos, at naipasa ito sa kanilang henerasyon at gawa-gawa lang niya ang kwento upang mailigtas ang kanyang anak mula sa sumpa. Sinabi din ng monk na ang incantation ay hindi isang blessing, at kapag binibigkas ito ng isang tao ang ibig sabihin ay ibinabahagi nito ang sumpa at iniaalok nila ang kanilang pangalan. Mas maraming taong magse-share ay mas lalo itong manghihina kaya't ginawa ito ni Ronen, at nag-live ito at nag-broadcast ng kanyang mensahe upang sumali ang lahat sa kanya. At pagkatapos ay isinakripisyo niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang ulo sa pader ng tunnel. Hindi nasayang ang kanyang pagsasakripisyo at naalis na ang sumpa sa kanyang anak na si Dodo kaya't nakaligtas na ito, at ngayon ay isinishare na ng mga nakapanood ng videong ito at binibigkas na nila ang incantation. Nakakatakot ang istoryang ito dahil hindi natin alam na naging bahagi pala tayo sa pagbigkas ng incantation na sinabi ni Ronen, ngunit naniniwala ako na isa lang itong movie at walang katotohanan at ang totoo lang ay ang ating totoong mapagmahal at mabuting Diyos Ama na nagbibigay sa atin ng tunay na mga biyaya. At dito na po Lods, nagtatapos ang movie ng incantation. Maraming salamat po sa iyong panonood, ingat po Lods, God bless.